Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. Okay, magandang gahapon po sa inyong lahat mga kaibigan. De, kumusta po kayo sa mga oras na ito? Welcome po sa ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, si partner Abdel Disa. Inanyayahan namin kayo na makinig sa ating palatuntunan. Isang oras mga kaibigan, dito lang sa pinakamalakas at good sounding radio, ang T-XXX, ang ating paboritong programa tuwing alas 2 ng hapon, pagsapit ng alas 2 ng hapon from Monday to Friday, ang Radio Mindanao. Siyempre mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Kasama po natin ngayon ang ating Technical Director, si Raymond. At doon si Transmitter Side. Samahan nyo kami hanggang alas 3 ng hapon sa isang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Salam doa kanin ko dantan, mga taon, mga rayang, maunag tanin ang mga wagdo ni. Yan, daka ka mo rin doon hayan, ang kami yari rin sa dandi hane, naghunga-hunga ba? In ka mo rin doon hayan, de, nagmirienda na ba? Iwansin na namahon-pahon ang mga wagdo ni. Iwansin kawa-kawa nila. Iwansin, de, abam nila, tawain daginis na amoyin, de, merienda nila, mahapon nini. And manalam-salam kami rin doon. Welcome ha, program na to. Radio Mindanao, di ha makusog, radio station di alam dahilan sa buwangin. Umabot agad linggan sa Mindanao, hindi triple X sa program na to, Radio Mindanao. Walang friends, magandang mga silingan, mga kaigsunan, mga suki nato sa kahanginan. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan, hinaot nga nato sa mayong panglawas. Ha? Hinaot nato sa mayong panglawas, nato sa mayong panghuna-huna mga kaigsunan. Diba? Antod karon ay presko lang gihapon ang bagong tuig, pila kaadlaw na no? Murag, lima kaadlaw na mga kaigsunan, pitso 5 na karon og hantod karon na lang gihapon ang madugbas Tagalog, ang simoy ng New Year natin, yung pagdiriwang ng New Year natin noong nagaraang linggo. So, pitso 1 po yun, at hanggang ngayon ay amoy na amoy pa, ramdam na ramdam pa natin ang pagdiriwang ng bagong taon. Baka ibigin sabihin hanggang ngayon ay hangover pa rin kayo. Sabi nga nila, mabuti na yung sana hindi na daw tinanggap ng hospital, hindi na gamutin ng doktor ang mga tinamaan ng rebentador. Huwag naman ganoon, di ba? Kami po ay nagbibiro lamang mga kaibigan. Sabi ninyo mga kaigsunan, de, palayan lang gihapon ang murag gining mga panghitabong hindi maganda po sa ating bayan, sa ating minahal na bayang Maguileo, ang Pilipinas mga kaibigan. De, ay may mga pagsamog, may mga putukan, may mga gera dito, gera doon, hindi man sa lahat ng buong Pilipinas. Ano, may mga ibang lugar lang dito, especially dito po sa Mindanao ay medyo may mga kaguluhan, pero masasabi po natin yan ba ay mga isolated? Wag naman, kasi yung pinakamaliit, yung puwing nga, ika nga sabi nga nila, yung puwing maliliit lang yan, pero pag tumama sa atin mata yan ay talagang mapayag po tayo, ano po? So bigyan po natin ng atensyon yan, baka lalaki ng lalaki, ang maliit ay lalaki po yan. Yung malaki ay paliitin natin, di ba? Okay, alright. Para po tayong siyam na sandaling makalagpas ang alas dos ng hapon. Kaya alas tara sila mga business.
Ha? O ala ba ng banambwente o sara sili, dali lang siyempre sintao o devastada sa ara. Taliman na disteras kasa, taliman na farm, taliman na agua, onde ba, taban niya ba, onde ba, ustada Zara, estadio, ustada Zilbedonon, si Abdel Diza, tayong bita ko na ustada Sali, buenas tardes mga vecinos, kita mo ustada Sali. Huh? My good friend, how are you? 98 Barangays, Dela Zamboanga City, good afternoon and welcome na di ating programa, El Radio Mindanao. Bueno mga kaibigan, kahit hindi malo, okay, so that's it. Abdi nyo mga kaingusunan do. Nagpasalamat lang kihapon ang atong presidente sa iyang rating. Excellent lang kihapon. Bisag may uus ni. Pero ang iyang rating isang medyo excellent lang kihapon mga kaingusunan. Diba? Now, balidaganin natin gikan sa Cebu din sa Cebu Examiner. Nga, sa likodan ang inyong newspaper, nga inyong gigunitan karon kanang Mindanao Examiner. Ang sa likodan na mao ang Cebu Examiner, di ba? Binisaya ta, usahay magbinisaya ta, usahay magminuslim ta, usahay magtinagawag ta. Pero gamay lang gihapon ang Ingles kay lagi. Ha? Sa una, dugay kay ko dito sa Tulukatuoy ko dito sa Hawaii. Unya, Ingles lang dito. Pag-abot na ako dito, ako kabalo mo Ingles, binisaya na yung taon. Di ba? Balita na ito, chismis na ito mga kaigsunan, gikan sa Cebu City. Bisan ius-os, bisan ius nga ni ius-os ug gamay ang trust ratings ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpasalamat paghihapon ang Malacanang sa padayon nga pagsalig sa katauhan sa chief executive. Nagpasalamat lang gihapon ang atong presidente bisag miusos, pero gamay lang in town miusos ang trust rating ng atong presidente. Pero excellent lang gihapon na siya. Unsa man excellent sa Binisaya mga kaigsunan. English man to excellent. Apo, nakalimot naman ko no? Dugay mga gusto sa Hawaii. Okay. Base sa fourth quarter survey sa social weather stations. Nasa positive 72 na lamang ang nagkuha sa presidente o 4 puntos, 4% nga mas ubos sa point, I mean, should say, sa negative 76 nga nakuha ni adtong Setyembre. Apan mga kaigsunan, bisan panini, nasa kategoryang excellent trust rating paghihapon ng presidente. Madod pa ni Presidential Communications Secretary Martin Antanaro, testamento kini sa padayon nga pagsalig sa katauhan nga batukan ni Presidente Duterte ang problema sa illegal nga droga, kriminalidad o corruption. Diba? Ingyong pa sa akong amigo nga kano, we thank the Filipino people. We thank the Filipino people for their continued trust on the president. Net public confidence in the president says excellent at positive 72 during the fourth quarter. Mautingon sa mga kano, mga amigo na akong kano ba? Kaya sa una lagi, sige mga istorya ng kano, bisag magka-unonsa, bisag magka-ipit-ipit ng atong ngabil, dilidila ang ngabil, basta maintindihan lang na, okay, alright. Mayroon lang, hey Joe! Diba? So, bisag daghang may batikos sa ating presidente mga kaibigan, kahit na binatikos ng batikos nga dito left and right, kaliwat kanan ng ating presidente, pero mataas pa rin, excellent pa rin ang trust rating ng mga mamayang Pilipino. Oo, oh, ika nga mantakin mo mga kaibigan, ano? Siya lang po ang presidente na nagpatuloy or tungkol sa droga mga kaibigan, eh, di ba? Tungkol sa droga, yung problema sa illegal drugs or criminality at saka itong corruption. Diba? Tatlo yan. So, tuloy-tuloy po yan mga kaibigan. Ang unang ginawa ng ating presidente, itong alisin. Itong droga, illegal drugs dito sa ating bansa. Kaya ang daming mga kaibigan, ang daming mga
kababayan po natin. Mamaestro man, masundalo man, mapulisman, politician, di ba? Sangkot sa mga certain individuals, mga kaibigan, at yung mga kababayan natin na gumagamit po ng droga, ayan, unti-unti nang nahuli na sana naman sa loob ng 6 na buwan, o kaya hindi pa lumampas man ng ilang buwan, mga kaibigan, o kahit taunan, basta ikangang ma-eradicate, matanggal na itong droga, illegal drugs dito sa Pilipinas, at dapat ipagbunyi natin, di ba? Dapat ipagbunyi natin ang ating ikangang Pilipinas kung sakaling wala na itong droga dito sa ating bansa. Nakakasira po yan. You could just imagine, kung halimbawa na lang, sabi nga ng ating Presidente Digong, halimbawa na lang kung ang ating barangay officials ay drug addict, ang ating mayor ay drug addict, ang ating senator, ang ating congressman o sino ba dyan mga politician na ay drug addict o kaya sangkot sa mga illegal drugs, ano na lang mangyari sa atin, mga kaibigan? Wala po, di ba? Ano mangyari sa atin? Ay nako, disgrasya po tayo. You could just imagine na lahat na lang ng mga kababayan po natin dito ay igangang lulong sa pinagbabawal na gamot, di ba? Ang sunod niyan ay sunod-sunod na po yan, yung contra illegal drugs at itong kriminalidad. Bumaba po ng konting ating kriminalidad ayon sa ating mga pulis, di ba? So medyo ika nga may mga sangkot sa mga drugs, itong pagpatay, itong extrajudicial killings, di ba? Pero iniimbestigahan pa rin yan ng ating authority para sino-sino yung mga involved dyan, sino yung mga ikangang vigilante na pumapatay na ng mga drug users or kaya yung mga sangkot sa mga bawal na gamot. Ha? Hanggang ngayon ba? Mayroong result na ba? Sino ba yung mga vigilantes na yan? Kayo dyan, alam nyo ba? Mm-hmm. Now, syempre, isa pa rin dyan dahilan kung bakit tayo nagganito, mga kaibigan, dahil sa korupsyon. Ay nako, alam nyo, mga kaibigan, mula nung kabataan natin ay nandirian na yung korupsyon sa loob ng isang bahay, di ba? Sa loob ng isang bahay, mga kaibigan, ano yan? Aha, I see. Okay, mga kaibigan, ang oras po natin ay 16:00 magalagpas ang alas 2 ng hapon. So, yun po mga kaibigan, ano? Ang ating presidente, mga kaibigan, ay nagpapasalamat sa excellent trust ratings na ginawa nung nakaraang araw, mga kaibigan, ng itong service on social weather stations na positive 72. Although bumaba ng konti, may usos gamay, dati kasi ay positive 76 at bumaba po ito ng ilan lang ang 2. Di ba? Okay. But anyway, nasa excellent pa rin ang ratings, trust ratings ng ating presidente. Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao dito po sa RPND XXX dito sa lungsod ng Zamboanga, and this is Abdel Disa. Inaanyayahan namin kayo makinig hanggang alas 3 ng hapon. Alam niyo po mga kaibigan, medyo galit yata itong mga komunista sa ating
presidente, di ba? Sa pamahalaan ni gobyerno ni President Duterte, mga kaibigan. Bakit kamo? Ha? Nabalita natin mula sa Davao City ang komunistang mga rebelde. Ha? Na pinamunuan ni Jose Maria Sison ay kinundinan po nila ang Philippine government. So, panibagong kanilang commitment sa 300 mga preso, itong mga political prisoners na nandirian ilang taon na dyan sa kulungan, mga kaibigan. Across the country, may Manisa, Luzon, Davao, sambang lugar ay may mga nakulong ng mga political prisoners, mga dating membro po ng New People's Army. Now, hindi daw tumupad si ang ating presidente sa igingon niyang iadong pakawalan kining mga political prisoners, kining mga membro sa NPA, New People's Army, mga kaibigan. Now, matod pa sa ni Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines or CPP at ang kineng humanitarian law. Diba? Now, ang pag-dili nga pag-release sa mga political detainees, matod pa nga murag kineng murag wala na sa ilang murag wala na sa ilang pinagsunduan, mga kaibigan, di ba? And katungingon silang ceasefire agreement between the National Democratic Front o ang Philippine government o ang pengon silang itong acceleration sa peace negotiations, matod pa ni Jose Maria Sison. Now, si Jose Maria Sison, mga kaigigan, mga kaigsunan, tuwa na dito sa Netherlands. Ay, parilax, relax lang din siya, mga kaigsunan. Pungko-pungko dito, siya na yung asawa dito. Maayong pagkawan dito. Niya, mga kining ilang mga tao din din sa Pilipinas, nakipagbisog sa atong kagamhanan, daghan ng nangamatay, daghan ng nangabalo, daghan ng mga nawala ang mga inahan o mga tatay sa ilang mga anak, di na maka-eskwil ang mga kaigsunan, gumikan aning pagkibisog nila sa atong kagamhanan, mga kaigsunan. Pero ang ilang leader, medyo pasipusipol, medyo sandig-sandig sa bangko. Diba? Mauna, mga kaigsunan. Now, madud ba ni Duterte? Ibalik-balikan ba niya? Na yun siya nga, we will not free the prisoners unless kining National Democratic Front or NDF mo ingon siya nga mo agree ba nga mag-sign sa isang bilateral ceasefire sa adong gobyerno. Now, siyempre, og ceasefire ganin na, so walay gira, walay dito ang mga NPA sa ilang mga kuta o niya atong mga sundalo po, walay patrolya diyan sa bukid nga kung asa tong daghang mga NPA, di ba? Og moistar lang, diha lang sila sa bigas, walay encounter, walay buno o niya, og napay mga plano nga lay down their arms, di ba? So mauna murag wala sila nagkasinamot, mga kaidugay na bayan, ha? Kaniadto pang gadong natupad sa servisyo, mga kaigsunan. Siging pistok, siging pistok, siging pistok, hantod nga, ha? Ang pistok kino nambod, nawala na. Nya karon sugo na pod, murag kining gihuna-una patingali sa atong kagamhanan nga dili ganin ni biyaan po ninyong mga armas dyan, yun yung surrender. So murag mulaing po, di ba? O ba na, sige itag pisto, kung na mula ka, magpatrolya ang mga sundalo diyan, o pananglit nga dihas bukid, bigla nga magkita ang duha ka grupo, suko na po ng gira, mga kaigsunan, di ba? Ang patrolya sa atong mga sundalo, dili lang nga pangitao na sila, unsa ba, di man po na imingon silang ang sundalo mo, pusila yon, di ba? Time isa, o pusilon sila, that's the time, di ba? So, wala na po ang gira, mga kaigsunan. But anyway, hantod karon, ilan ang gitiskasan
ang kanang unsaon og para na atay katahimigan. Mayroon po tayong katahimigan dito sa Pilipinas para magkaroon po tayo ng matiwasay, dalisay na ikangang paninirahan dito sa bayan nating Maguili o itong Pilipinas upang ikangang magkaroon tayo ng ano, yung magiging mayroon tayong pag-iisip na medyo maginhawa po tayo, di ba? Sa Tagalog na yan. Kanabi taong muglakaw ta, walay mo kuan sa tua, ha? Walay manghilabod sa tua, makadungog lang ta mo aging mga dalaga, sipu-sipu lang, di ba? Muna, so, unya, napakaroon mga kaigsunan. Kineng abusayap, ha? Mga naapay mga rebelde, naapay mga jihadists. So, unsaon na lang mga kaigsunan. Gabitin niyo, kung padayon lang gihapon, kining kaguluhan, dristua, ay na, unsaon na lang manikaroon. Di ba? Dilita makapangita kong mga trabaho, dilita makaadtog load, dilita makaadtog bukid, kay naman ang sila dila, malisod na kayong maangil da. Di ba? Ang tendency na, so, biyaan na to. Ah, iwanan natin yung mga kabuhayan natin, iwanan natin yung mga ikangang mga yung kabuhayan natin na ikangang magpa-pasenso sa atin. Ha? Yung pag-aaral ng ating mga anak ay hindi na makapag-aaral mga kaibigan dahil nandirian sila, di ba? Nandirian ng militar at saka puwersa ng mga bandido, puwersa ng mga rebelde, mga armado pa naman yan, malalakas pa naman ang mga baril niyan. Ha? So, anong mangyari mga kaibigan? Magsilikas yan sila, iwanan ang kanilang mga tahanan, pupunta sa mga safer areas, noong sa ganun na hindi po sila madawat sa kaguluhan na yan. So, ang tendency niyan, iwanan nila ang kanilang mga ari-arian, bahay, tahanan o anong badyan na nandiyan sa kanilang pinagbubungkal ng mga lupa dyan. Talagang iiwan po nila, no? Ang kabuhayan nila. Pupunta sa mga lugar kung saan manirahan sa isang lugar na medyo matahimik. So, magiging problema na naman. Ha? Magiging problema na naman ng ating pahamalan. Just imagine, billions of pesos na ginagasta ng ating pahamalan. Sa gera alone, ha? Yan lang, wala, hindi pa kasali yung mga ibang problema natin. Hindi pa kasali yung ikangang kalamidad na nanggagaling sa taas. Ha? Hindi pa kasali yan. Yun lang sa man-made calamities. Itong gera, mga kaibigan, billions of pesos were spent by the government. Now, yung bala lang, ha? Yung bala lang, pakawalan ng ating militar, millions of pesos yan, mga kaibigan. Magkano lang yung pagpalagay natin bala ng isang Armalite, 5 pesos, di ba? 5 pesos po ang bala ng Armalite. Dahil sa isang sundalo sa labanan, pagpalagay natin makaubos yan ng 300 bullets, di ba? Magkano yan? 5 pesos. Na iba pa yung mortal, iba pa yung canyon, iba pa yung, nako, kaya millions of pesos ang iba pa yung aeroplano. Ay, nako. Iba pa yung mga tora-tora nila dyan. Iba pa yung galing sa dagat yung mga Navy natin. Nandiyan yan. So, gagasto, gasolina niyan. Krudo niyan. So, dami-daming gastusin ng ating pamahalaan. And then, pagkatapos niyan, yung gastusin din ng ating pamahalaan dahil mandami pong magsilikas. Ang dami pong mga kababayan po natin na umalis sa kanilang mga tahanan dahil si gera. Siyempre, pag doon yan sa mga evacuation centers, pupuntahan na naman yan ang ating pamahalaan. Titingnan naman nila, titingnan naman ang kanilang kapanganan. Kumain ba yan? May mga sapat na mga bigas ba yan? May sapat na tubig ba yan? Andiyan na naman. Mabuti na, nagpapasalamat po tayo sa mga Good Samaritans mo natin. Yung mga kababayan po natin na medyo may kaya-kaya sa buhay. At saka yung mga NGOs natin at yung mga foundation natin, nandiyan po tumutulong sa ating mga nasalanta o kaya biktima ng gera, di ba? Ay nasubukan po natin yung mga kaibigan. Now, billions of pesos ang naigasta po ng ating pamahalaan. Kung itong billions of pesos
Kung ito ay ginasta ng ating pamahalaan para sa infrastructure projects, para sa pandagdag sa pension ng mga old, yung mga retirado mga kaibigan na nagsusumikap, nagbuwis ng kanilang buhay, nagtrabaho sa ating pamahalaan, privado man o public man, ay pangdagdag natin sa mga pasahod ng ating mga teacher. Ina-idol ko kasing mga teacher. Kung ako lang mayaman, siguro itong mga teacher libre. Libre sa sasakyan, libre sa barko, libre sa aeroplano, libre sa ano. Teacher, diyan tayo, di ba? Diyan tayo ikang ang natuto or nagiging ganito, nagiging ganon, di ba? Nagiging engineer, nagiging abogado, nagiging announcer, nagiging technician. Ano ba dahil sa teacher na yan? So, why not bilaan na lang natin sa mga teacher natin upang tumaas-taas naman ang kabuhayan, tumaas-taas naman ang sahod ng ating mga guro. Dahil sa ganun ay hindi lang sila manbenta ali ice candy, hindi lang sila manbenta ali mga kosa pa. Di na sila magbalik yung mga ice candy, mga poto. Kakarami daw namin mga teachers, una nga ng eskwela o grade 3 ag elementary at mga maestra, maestro, gadala o ice candy. Gadala o saging, kailagi ang swelo gamatoy kayo na o baranglit nga ka na nga nagasto sa atong kagamhanan nga gihatag sa mga teacher. Arang pa mga teacher na ito, ganda-ganda, gumaganda po ang kanilang kabuhayan. Babalik po ang ating palatuntunan ng Radyo Mindanao. Magpakilala muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN, Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ang oras po natin mga kaibigan ay alas 2:30 ng hapon at tatlong sandali na 30 minutes na lamang po ang ating palatuntunan itong Radyo Mindanao. Ito pa rin ang inyong lingkod, si Abdel Diza. Sabi pa nga ng angkorman natin dito ay pagpaumanhin po ninyo na hindi natin kapili ng ating angkorman dito, si Al, dahil mayroon po siyang importanteng lakad mga kaibigan. Kaya pagpasensya na lang po ninyo, itong inyong kasamahan dito, kaibigan ninyo, kapatid ninyo, o kaya kaaway ninyo diyan, si Abdel Diza, kahit papano, kahit ganito po ang ating salita, halo-halo, di ba? So, magkakaintindi naman siguro tayo mamaya-maya, di ba? Siguro ang sinasabi ni Abdel, ganito-ganyan, hindi pa namin maintindihan. So, siguro mamaya-maya ang konti, after sa ating programa, ay magkaintindihan din tayo. Sa mga pangyayaring mga kaibigan ay doon sa Cotabato City mga kaibigan, noong isang linggo ay ikangang ating police at ang ating mga military ay talagang red alert po sila doon dahil sa mga itong kasunod-sunod na mga kaguluhan na nagaganap doon sa Cotabato City at ng mga karatig bayan nito. Dahil ika nga may nung isang araw mga kaibigan ang mga rebelde po dyan sa probinsya ng Maguindanao ay medyo may mga kaguluhan na naman ang
na nagaganap dyan at yung isang yung daanan dyan ay talagang kanilang ika nga nagkaroon ng roadblock. So hindi makadaan ng ating mga kababayan po natin. Itong mga bus natin, yung mga jeepney o anong mga private na individuals na madaan dyan na hindi na po makadaan dahil sa mga rebelde po na nagkaroon po ng checkpoint ba? Di ba? So, natatakot po na dadaan. Baka naman ay kasi nung nangyari nung 2000, ano ba yung wherein ang isang kaibigan po natin si deputy diyan sa 102nd Brigade diyan sa Ipil ay napadaan po sila sa isang roadblock at yun na. Dahil sila po ay sundalo. Basta sundalo mga kaibigan, wala silang pinipili. Kahit nakasibil naman yun, naka-uniform naman, basta sundalo ay kanilang papatayin. So ito naman mga kaibigan, member po ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Nandiriyan sila at kanilang hinold po yung mga cargo trucks. At kanilang ginawang blockade sa highway ng Gindulungan Town. At saka bigla na lang silang umalis nung maramdaman po nila ay dumarating po ang mga sundalo natin. Yun na nga mga kaibigan, ano? Parabang minsan ay nako, natakot na nakakatakot mga kaibigan. So ang siguro ang gagawin po natin ay tutulungan po natin, tutulong tayo sa ating pamahalaan nang sa ganun ay itong mga problema tungkol sa seguridad ng ating bansa ay hindi man sabi nga nila totally ma-eradicate ito, pero sa atin ay mabawas-bawasan lang sa tulong ng mga mamayan po natin. Dahil hindi po kaya ng ating polis, ng ating military o anumang mga ehensya na nagpapatupad ng kapayapaan dito sa Pilipinas kung hindi ang tulong ng mga mamayan. Now, kung minsan kasi may mga na-experience po tayo na nanghihikayat po ang ating militar, ating polis na hindi namin kaya ito. Kailangan namin ang tulong ng mga sibilyan. Sabi naman ng isa, Sir, paano naman kami tutulong sa inyo? Natatakot kami, baka naman kami ang pagbalingan ng mga rebelde na yan. Di ba? Ng mga tulisan na yan, ng mga bandido na yan, manahimik na lang po kami. Na siguro naman, kung ganyan po ang ating mentalidad, ay tuloy-tuloy pa rin ang labanan na ito. Kailangan po ang suporta ng mamayan. Diba? Now, yun ang problema ng mga kaibigan. Kahit man lang mag-angat ng kamay, napigilin, supilin ang mga kaguluhang ito. Ngunit ang mga kababayan po nating iba ay nagsawalang kibo na lang, pinabayaan na lang ang mga pangyayaring ito. So tayo rin ang magiging biktima, tayo rin ang magiging kawawa nito pag tayo'y nagpabaya mga kaibigan, di ba? So marami pong paraan paano natin isuplong sa ating militar. Paano natin isumbong ang mga kababayan natin na walang ginawa sa tanang buhay po nila mga kaibigan kung hindi ay maghasik ng lagim sa ating bayan. Ano ba yan na kung minsan mayroon tayong uso na yung mga pamamagitan ng text kahit sa bukid may mga signal yan di ba? Ito mayroong dumaan dito na para bang pinagsuspetsahan namin mga rebelde dahil may mga daladalang mga baril. Nakikita po namin na talagang pinagdudahan po namin ito'y mga rebelde dahil walang mga sapatos. Diba? Kasi ang pagkalam namin ang mga sundalo ay nakakombat, may sapatos. Pero ang dumaan kanina sir, sabi niya, walang sapatos. Naku, hindi sundalo yan.
Hindi pulis yan, hindi kapko yan. Dahil ang kapko, ang pulis, ang sundalo, may mga combat, may mga sapatos yan. Pero pagdating sa mga kababayan po natin, mga bandido, mga rebelde, kung minsan walang sapatos yan. Kasi pag nagsasapatos sila, ay hindi sila makatakbo ng mabilis. Habang nakapaapa lang yan, nako, ang bilis niyan. Mabilis pa sa alas 4 yan. Alas po natin mga kaibigan, ay ganap ng 21 minutes before alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ito pa rin ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Alam nyo mga kaibigan, ang tinutukan po ngayon o binabantayan natin, binabantayan ngayon ng authority ay itong Grian. Itong Grian ng mga MILF commanders. Medyo nag-away-away naman to sila. Pare-pare silang mga member po ng MILF. Pero hindi po sila nagkakaintindihan. So, isa rin niyang tinutukan po ng militar at pulisya, itong hidwan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front or MILF. Matapos na magsagupan ang mga ito sa North Cotabato Province ng nakaraang araw mga kaibigan, siguro nagbubunye, pumapalagpag ang ating mga sundalo at pulis. Sala, sige, mag-gera mo diha, kapereho lang mo. Magamatay mong tanan, wala natin problema. Diba? Ay, nago. So, nagigirihan po yung dalawa, nagkaroon sila ng palitan ng putukan. Diyan sa North Cotabato, mga kaibigan. Now, syempre, pag mayroong putubukan, mayroong gira, may patay po yan, mga kaibigan, di ba? Patay umano ang mahigit sa isang dosenang katao. Oh, no. Oh, my God. Labing, may malapit sa, mahigit sa isang dosena. Mahigit sa isang dosenang katao sa naturang gulo sa bayan ng Banisilan. Akala ko ba Silan? Mayroon din palang bayan dyan sa Banisilan. Nilagyan lang ba Silan? Nilagyan lang ng NI Banisilan dyan sa North Cotabato Province. Sinabi po ng pulisya, Rido. Ito bang sinasabi natin na Rido? Yung awayan ng mga kamag-anak or clan war ang pinagmulan ng kaguluhan na nagsimula pa noong December 23 sa pagitan ni Commander Ali at Bobby Rajamuda at sino pa? At Kinig. Ano itong Kinig? Pangalan ba ito ni Commander Kinig? Kontra sa grupo ni na Commander Tanda at Paron. Ayon sa pulisya, umabot ng sagupan sa sitio Kabugan sa barangay Giling sa bayan ng Alamada na kung saan ay umanib ang grupo ni Commander Palau at Tahir kina Tanda at Paron. Nako, mga kaibigan. Ay baka hindi nila alam ang batas ng Islam, mga kaibigan. Ang pareho-parehong pagpatay, di ba? Ang sino man yung pumatay at sino man yung namatay, pareho-pareho lang sila mayroong kasalanan at yung may kasalanan ay napupunta sa impyerno. Pero dahil sa katigasan po ng kanilang ulo, hindi po nila sinusunod yung sinasabi ng ating Quran, di ba? Ako isang Muslim din . Alam ko rin yan. Ang pumatay, di ba? Ang pumatay na walang kalaban-laban ay bawal yan. Diyan kayo manirahan sa, dahil sa pinagbabawal, diyan kayo manirahan forever. Diyan kayo manirahan forever. Yan sinasabi natin forever. Wala dong forever dito sa mundo, pero mayroong forever dun sa taas. Saan?
It's either doon ka sa langit, o kaya sa heaven sinasabi nila, o kaya sa impyerno forever. Diba? So, pareho-pareho sila pong mga brother, mga Muslim brother ay nagpapatayan, nagigirian. Diba? Dosena-sena ng mga katao ang namatay dahil lang dyan sa kanilang girian, dahil lang sa kanilang hindi pagkaintindihan. Pareho lang man sila MILF. Naon sino po ang matuwa diyan? Sinong matuwa din? Hala, sige, magkaubusan na kayo diyan. Gaba na na dong. Eh, could just imagine, nag-gera sila dyan mga kaibigan. Sino ba yung apektado dyan? Civilian na naman mga kaibigan. Mamayan na naman. Nagawa. Yung mga peace-loving people na naman ang apektado dyan. Eh, kayo, mga matay kayo, di ba? Mga matay ang taon sila. No, sakit, kaya nang mamatay. Abi nila, ganang mamatay. May ikos bala, dili sakit. Ako eh, bisa pag na nagkasakit yun noon, mga kaigsunan, huwag magkasi mamatay gani. Parating sakit ah. Ah, yung mga apigdadong lugar ng labanan sa Banisilan, na yan sitio Kinamuran sa Barangay Pantara, sitio Mapantao, Hillside, Kulayan o Kulawan at Kibanog sa Barangay Malagap. Sitio Bangbang sa Barangay Tinimbagan at Sitio Balindong sa Barangay Population 1. Nabatid sa 26 na pamilya ang lumigas. So isang pamilya ilan lang. Pagpalagay natin, 5 sa isang pamilya. 26 family ito. Na lumigas mula sa sitio Matampayan sa Population 1. Abang naman 142. Oh, no. 142 pamilya naman sa Barangay Malagap na may halos 700 katao. No, base sa lansay ng mga nagsiligas, badod pa sa mga nagbakwit, mga kaigusunan, mga nagbakwit ba? Nga abot daw sa 7 ang nasawi sa banig ni Rajamuda at kinig, habang 10 naman kay Tanda at Paron at marami rin ang sugatan sa magkabilang panig. So sa ngayon mga kaibigan, mahigpit na mobile checkpoint ang isinagawa ng pulisya sa Banisilan, particular sa mga apektadong barangay. Now, tikom naman ang bibig. Tikom naman ang bibig ng liderato ng MILF sa kaguluhang ito. Siyempre, hindi po makapagsalita dahil pareho-pareho po silang MILF. Pareho-pareho kahit na anong sermon ng pare, kahit anong sermon ng imam sa kanila na ang pumatay ay bawal. Pero nagpapatayan pa rin sila. Saan sila pupulutin ngayon? Ang kala nila, sinasabi natin na nakasulat doon, rest in peace. Hindi. Kala nila yung tao pag mamatay na, rest in peace. Hindi. Pag wala kang baon. Pag wala kang baon, pasensya na lang po tayo. Dahil anong baon natin? Yung kabutihan ginawa natin dito. Exactly 14 minutes before we wind up our palatuntunan sa araw na ito, Huwebes mga kaibigan. Ang ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Naku, tulad din yan na nangyari doon sa mga pamangkin ko. Ay, naku. Ang saya pa ay nagde-demand po ng 100 million pesos ransom para sa mga 5 Malaysian sellers. Alam nyo mga kaibigan, ikwento ito, no? Doon sa amin, diyan sa Ayala mga kaibigan, mayroong bahay dyan ang sister ko. Na, hindi ito ano ah, pero chismis ito ah. Ang caretaker niyan ay ang brother ko. Yung pinakatanda na pinakamatandaan sa amin. Tapos yung mayari ng bahay niyan nasa Switzerland. Doon sila naninirahan. So, after mga few years siguro, dumating naman itong pamangkin ko. Bigla nilang tumira diyan na hindi naman pinatira.
dahil sa pamangkin nga pinatira. Sabi niya, Uncle, makitira muna kami rito mga isang linggo lang. Tapos alas din ako, sabi niya, kasama niya yung anak niya. Uy, pagkatapos, pag after 1 week, bumalik, dumating ang asawa niya. Hala, dala-dala yung mga anak. So ikaw naman ay bilang uncle at pamangkin mo yun. Ah, lolo, apo mo yung mga anak niyan. Siyempre, sige, wala na tayong magawa. Andiyan na yan. Na ngayon, inaway nila yung brother, ang uncle nila. Tinakot nila. Ah, so umalis yung uncle namin. Ngayon, andiyan sila ngayon. Ang ginawa nila, hindi daw sila aalis kung hindi sila bibigyan ng 50,000. Oh, no. Tapos nung kinuha kunin ko na yung motor, ayaw nila ibigay yung motor na hindi naman sa kanila, pinahiram lang yun sa kanila. Ay sabi niya, bayaran din ninyo ng 3,500 pesos. So, sumadodal 50,000, ay 53,500 pesos. Pero hindi ko pa nireport sa police, di ba ako napabladal sa police, baka magbago kasi pamangkin nga. Hirap talaga pag involved sa droga, hindi na nakakilala ng magulang. Hindi na nakakilala ng nanay, tatay, ng uncle o sino ba diyan kasi ang nasa isip niyan, papatay. Just imagine, we were threatened. Ikaw, sabi niya sa akin, ikaw matanda ka na. Sabi pa niya sa akin, brother, ikaw matanda ka na rin. Papatayin ko kayo kasama na yung mga pamilya niyo. Oh no. Marami tayong 10 sandali bagong sasabit ang alas 3 ng hapon. Ito rin ang nangyari kay sa mga inalimbawa ko lang. Anong tawag doon? Extortion, di ba? Extortion ba yun? Ganong klase bagay. Anyway, pasasan na mahuli rin yan. Now, itong mga busay at mga kaibigan ay nagdidemanda na naman ng 100,000,000 ransom sa 5 Malaysian sellers. Dito po yan sa lungsod ng Sumbawang, mga kaibigan, no? Isang balita natin na itong chismes natin yung nakaraang linggo, di ba? Now, itong mga busay at itong busay at hindi rebelde, di ba? Mga bandido ito. Nagdidiman po sila ng humingi po sila ng 100 million ransom pesos para para daw ma-release ang 5 Malaysian sellers, di ba? Na kanilang in hostage or hikangang sa Bisaya pa ilang gidagit mga kaigsunod. So naana karon sa ilang kamot kining mga 5 Malaysian sellers. Now basig gidala kini sa diha sa Sulu province og usa sa mga 5 ka probinsya sa Muslim Autonomous Region dinhi sa Mindanao, mga kaigsunan. Oh, dako kayo to, di ba? 5 million. Agoy. Ansa ka mga kitana? I mean, 100 million pesos. Kadakuan ni mga kaigsyon ang ipangayaw ni ining mga abus sayap. Stila, no? Saan naman na sila, oy? Sige, man na sila pangidnap. Asa naman na itong mga sundao diyan sa karagatan? Kailabi na kaya ng mga Navy na ito diyan. Nagpa-patrol, raman mo, oy. Hindi man sila magkasabot kay Bisaya. Binisaya man ta. Kaya kina sila Tagalog man. Diba? Okay, so kinahang lang po nga mantigo po mo magbinisaya. Uy, bunay lang puro Tagalog. Tagalog, dito man to sa Manila. Now, itong mga 5 dinukot nila mga kaibigan, ay ulit-ulit natin itong nabanggit nung isang araw ay si Muhammad Rizwan Ismail. 32 ang edad nito, si Tayudin de Anjot, 45, si Muhammad Jumeril Rahim, 23, si Brandy Bakran, 26, og si Rahim Suma, 62,
Sila po ay ikangang dinukot ng busayab sa isang Malaysian tugboat diyan sa Balahad Datu, diyan sa Balahad Datu, sa isang cross border diyan nung nakarang July, no? So sa ngayon hanggang ngayon lang, mga kaibigan, nagdidemand po sila ng 100 million pesos. Well, sana ba si Raymond eh? Now, ito nga busay, mga kaibigan, ay tumawag po sa pamilya ng mga hostages upang iparating ang kanilang hinihingi na ransom. Ayon sa Malaysian mga media. Now, wala namang kagad-agad na statement mula sa Philippine military o sa ating mga rebelde tungkol po sa demand, di ba? Now, actually, marami pa po tayong mga balita na dito sa ating Palatuna Radio Mindanao. Ngunit kinakapos po tayo ng oras, mga kaibigan. Ipagpaumanhin po ninyo na ang ating anchorman, si Al Cinto, ay mayroon po siyang importanteng ginagawa. At pagpaumanhin po ninyo at sana ay nabigyan namin kayo ng informasyon at dito sa ating palatuntunan itong Radio Mindanao. So sa ngalan po ng ating anchorman si Al Cinto at siyempre sa ngalan po ng ating technical director sa hapon nito si Raymond, of course dyan sa transmitter site, Raymond Karumba, Ray Karumba. Ray, kita man tuli. Bisaya, betul. Mayong hapon ka ninyo dia, transmitter site. Okay, so sa ngalan po ng mga nakikinig sa mga oras na ito, at hanggan si mga sila aming nagdurog ang mga wagto ni. Ito po ang inyong lingkod, si kasamang Abdel, ay nagsasabing maraming salamat and may God bless us always. We love you and bye-bye.